Hey guys, you're in a nutshell. Ako po si Ina. Alam niyo, marami nagpupunta dito sa Canada only to find themselves disappointed. Marami kayong mapapanood niyan sa social media. Yung mga nagkukwento na disappointed sila, malungkot, o yung iba masama ang loob dahil mahirap din daw pala yung buhay dito sa Canada. O basically, hindi ito yung ine-expect nila sa Canada. Hindi ito yung inakala nila na magiging buhay nila sa Canada. Hindi naman po maiiwasan yan because the truth is, Canada is not for everybody. It's not for everyone. Meron pong mga mapupunta ng Canada na magiging successful at happy. Meron pong hindi. And I think one of the biggest factors kung bakit nagiging negative yung experience ng isang immigrant or ng immigrants dito sa Canada ay dahil kulang po sila sa research, hindi po nila napag-aaralan ng husto kung ano ba talaga ang uri ng pamumuhay dito. Pwedeng misinformed sila or pwedeng na sales talk ng husto. Masyadong nadala doon sa mga success stories na naririnig nila sa mga nandito na. Dahil dyan, tumataas tuloy ng husto yung kanilang expectations. And if your expectations are too high, there's a bigger possibility na madi-disappoint ka talaga. And that's what I wanna talk about in this episode. Ano ba talaga ang dapat asahan? Ano ang realistic expectations? Dapat ng mga taong nagkukonsidera or mga nag-iisip na magpunta dito. Here are some of the realistic expectations that you should have if you're thinking about moving to Canada. This is based on my family's experience at experience na rin po ng mga nakakausap namin dito. Una, work is life. Okay? Tulad ng sa Pilipinas, you work, work, work dito sa Canada. Mahirap at magastos ang buhay sa Canada. Kaya dapat magtatrabaho ka talaga. Ang pagkakaiba lang po dito, mas mataas po ang sweldo ng mga tao dito. Kahit yung mga ordinaryong trabaho po dito, ay magaganda rin po ang sweldo. Mas maganda po ang benepisyo at may work-life balance dito. Again, kahit po yung mga ordinaryong trabaho dito can afford you a decent, comfortable life as long as you know how to spend wisely. Number two, when you come here, kailangan mo ng budget. Okay, masaklap man, mahirap man pag-ipunan, kailangan po as much as possible, meron po kayong emergency fund that can last you for a while. Maybe several months. Lalo na kung kayo ay mga international students. Mahirap man, pero kailangan po talaga meron kayong sapat na baon. Because you never know when you're really going to have a job. Rent is expensive, food is expensive. At dahil mas mahina po ang purchasing power ng Philippine peso kumpara sa Canadian dollar, talagang right off the bat, mas mabigat po sa bulsa natin ang mga bilihin dito. At para sa mga mahilig mag-swipe ng credit card, ako mahirap po magkaroon ng bad credit dito sa Canada. Hindi po pwedeng napapabayaan ninyo ang inyong credit card bills because makaka-apekto po yan sakaling in the future, kailangan nyo na po mag-apply for a significant loan or a big loan, halimbawa para po sa future house ninyo. Number three, there is no overnight success. Ako, don't expect na paglapag niyo po dito sa Canada ay maging hawa, komportable na agad ang inyong buhay. Hindi po ganun. May mga kababayan po tayong nakakakuha agad na magandang trabaho. Good for them. Okay? Maybe you should try that too. Why not? Who knows? You might be accepted. Wala naman pong mawawala. Pero in reality, marami po ang tumatanggap ng mga trabaho na hindi po kalinya ng mga trabaho nila noon, mas mababa po sa mga trabaho nila sa Pilipinas. If that's the case, you will have to work your way up. You will struggle at first. Ganun po talaga, sipag at tiyaga, again with wise spending. Hopefully, eventually, you will find contentment. Number four, Canada is not perfect. Okay, yes, this is a first world country, pero marami din po mga naghihirap dito. Don't be fooled by whoever will tell you na this is the land of promise. Hindi po ganun. Again, marami din pong mga naghihirap dito, maraming nababaon sa utang, may homeless, meron pong problema sa mga drug addicts. That is why you have to prepare para maiwasan po ninyo ang mga sitwasyon na yan. Number five and last, depression is real. Ay nako, totoo po talaga yan. Marami pong nakakaranas ng matinding kalungkutan pag nangigibang bansa. Okay, hindi lang po dito sa Canada. Kung halimbawa, mabilis po kayo mapanghinaan ng loob,
o malungkot kung nasa Pilipinas kayo, naku po, asahan ninyo na doble o triple pa na baka mangyari po yan sa inyo dito. Una sa lahat, dahil wala na po kayo sa inyong comfort zone. The fact na nasa ibang bansa po kayo, malayo po kayo sa mga kinasanayan ninyo, malayo po kayo sa pamilya ninyo, sa mga kaibigan ninyo, malaking factor po ang mga yan sa pagiging malungkot o depressed. It's very easy to feel lonely. This makes the struggle even harder. At alam niyo ito, based to sa scientific studies, ha? Alam niyo naman po dito sa Canada, malamig. You know, studies say that the cold weather actually is also a contributing factor to depression. Well, how do you prepare for this? I don't know. Oh my gosh, I guess it's really lakasan ng loob. Okay, mental strength. And you know, thanks to social media, madali na po makipag-usap ngayon sa inyong mga kaibigan, kapamilya, wherever they are in the world. Talk to them, be honest with them, tell them if you're feeling down para po makatulong din po sila sa inyo. At makakatulong din po sa inyo if you make friends with other immigrants here because for sure, makaka-relate din po sila sa inyo. So that's it. Short but sweet, I hope. Siguro ang advice ko lang din po, manood po kayo ng mga vlogs, okay, ng mga storya dito ng mga Pilipino sa Canada. Both those who've experienced success and those who've experienced failures. Pakinggan niyo po both sides para balanse po ang inyong perspective, pananaw at makapag-prepare po kayo ng sapat. Kung meron pa po kayong ibang mga advice o tips for immigrants on what to expect here in Canada, please put them in the comment section para mabasa rin po nila. I'm sure marami pa pong ibang mga input kayo dyan. Okay, that's it for this episode. Until the next one, ako po si Ina. Bye!